So yan mga ka-faster, yung ating original. Meron siyang, pwede nyo rin pagbasihan yung edge niya dito sa ilalim. Meron dyan magre-reveal na watermarks. At yan yung logo ng LTO. Hello there mga ka-fast track and welcome muli sa ating channel. So for today's video mga ka-fast track, we are going to feature yung mga katangian ng isang fake na certificate of registration ng ating mga motor. So sa mga bibili ng mga second hand na motor, either pang gamit or pang buy and sell, sana maging guide itong video na to sa pagtingin nyo mga original na certificate of registration. Dito sa ating harapan may dalawang klase ng certificate of registration. And ito yung ating original and this is our fake. So makikita kagad natin ang difference nila because itong ating fake is matingkad or masyadong magulo yung pagkaka-print ng mga details. Samantalang yung ating mga original is malinis. But if only na meron tayong dalang original, then makikilala natin kung alin yung original and fake. Aso paano kung wala tayong pagbabasihan. So that's why we create this video para maging guide nyo. So unang-una mga fast track nating i-check is of course yung texture ng papel. So dapat yung papel ng ating bibili na certificate of registration is makakapaan nyo na makapal. So beside dun sa kanyang texture mga fast track, is pwede nyo rin pagbasihan yung edge niya dito sa ilalim. Yung original kasi mga fast track is makakapaan nyo na para siyang may mga ipin. And ang dahilan niya is, ang mga certificate of registration is magkakadugtong siya. And for example, ito yung ating certificate of registration from the LTO. Ito yung owner's copy and then ang nasa ibaba ay yung LTO copy. Ang ginagawa dyan is tinitear up siya. So ito yung cut niya sa ilalim is perforated o yung parang may mga ipin. Secondly na pwede natin i-check mga fast track is kung makikita nyo is itong field office. Kasi pagkatapos yan, meron dyan parang line. But this one is not just ordinary line. So gagamit tayo ng magnifying glass or isusum natin itong ating cellphone para makita natin yung details dyan. So, upon zooming or lalapit natin yung ating magnifying glass, makikita natin dyan is yung nakasulat. Abbreviation ng DOTC LTO. Yung ating fake, wala siyang nakasulat. So ikalawa natin pwedeng i-check is kung titignan natin itong certificate of registration, itong box na to mga fast track sa ilalim niyan is may naka-details din. So, gagamitin ulit natin yung ating zoom para makita nyo kung ano yung nakalagay dyan. Yung abbreviation ng LTO is nakasulat dyan. And then compare natin itong fake. And of course, wala. Doon sa gross weight, doon sa tabi ng number, is meron dyang nakasulat. Yung word na nakasulat dyan is yung word na LTO. And dun sa fake, mukha siyang meron pero once na nilapit-lapit mo siya, nakikita mo na wala siyang nakalagay na details. Dito sa box ng ating chip ng ating LTO. So meron dyan dot, pero yung dot na yan is not just ordinary dot. It's a star symbol. So yan mga fast track yung ating pwedeng i-check using our cellphone cameras. Or pwede rin mag-provide kayo ng magnifying glass. Magiging very helpful to in case meron kayong mga details na gusto nyo makita or gusto nyo i-check. We can use a blue torch o yung ating mga UV lights. So yan mga fast track yung ating original. Meron siyang mga glow in the dark fabric o yung tinatawag na balahibong pusa. And sa year model mga ka-fast track is meron dyan magre-reveal na watermarks at yan yung logo ng LTO. Using our UV lights, makikita natin dyan yung pirma ng ating LTO chip na naka-watermarks. Ayan. And kumpara natin yung fake, is wala tayong makita na glow in the dark fabric. Ayan. So yan mga fast track yung ating review regarding dito sa ating certificate of registration ng LTO o ng ating mga motor. So hopefully nakatulong ang video natin na ito para sa inyo, para sa pag-distinguish nyo ng original na CR ng ating mga motor. And of course, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng ating mga video. And please don't forget to like, share, and subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating mga videos. Muli po, maraming salamat.
and see you next time. Bye!